tanggalin natin yung sucker. Ayan yung sucker. Diba? Ito yung main leaves ng halaman. Tanggalin lang natin yung ibang sucker. Or lahat ng sucker. Ayan. Kasi yan yung aagaw ng energy ng halaman. Hindi lahat ng tomatoes kailangan tanggalin ng sucker. Pero sa akin, okay lang. Wala namang mawawala kung tatanggalin. Hindi naman yun maapektuhan yung halaman. Tsaka gusto kong magtanggal ng ibang dahon. Masyado ng masukal. Okay lang yan para mas magkaroon siya ng airflow. Yan. So far, so good. Tingnan lang natin kung may mga sucker dyan. Like this. Yan. Ito din, tanggalan natin ng konting dahon. Para magkaroon ng konting din yung sucker. Kailangan kong itaas. Ano to? Iba kasi mukhang bulaklak, mukhang dahon. Ano to? Nasaan yung dahon? Ayan. Ito. Ay, hintayin na lang natin. Tapos itali ko lang, itaas ko lang siya para maging straight. Yan, straight na. Okay, third. Lahat sila may bunga, bulaklak na. Bilis lang. Walang triman. Ito din. Pwede nang tanggalan ng konting dahon para mas magkaroon ng air circulation. Yan, okay na yan siya. Hindi siya masyadong dikit. Diba? Kasi oh, super gabong. Mabilis lang siyang lumaki. Tingnan natin kung saan natin siya gugupitin. Ayan yung mga sucker. Suckers. Sa akin okay lang naman tanggalin yung suckers kasi yung ibang tomatoes. Kahit hindi tanggalin, pero mas gusto ko tinatanggal. Para sure. Medyo maliit ang ating gunting. Pero okay lang. Masanitize naman yan. Malinis yan. May maliit pa doon. Pinch na lang natin. Pinch it. Okay. So far, so good. Next. Ayoko kasi maging bush. Bushes. So ito, hindi natin tatanggalin kasi dapat may dahon dyan. At least may dahon siya na pwede niyang kuhanan ng energy. Yan, natanggal ko na yung sucker.
So, hindi kayo dapat gupit ng gupit. Siyempre, titingnan din kung ano yung kailangan ng plants. Ito, ginupitan ko na kanina. Yeah. Tanggalan na natin yan siya. Ito din. Bilis lang to. Pag hindi niya tinanggal, makita niya isang araw, isa na rin siyang sanga. Kaya, di ba, mas magaan. Magaan sa halaman pag binabawasan ng dahon. Ayan siya. Dagdagan ko na lang ng lupa next time. Kukuha tayo ng mas malaking stick para may support. Ayan siya. So ito. Ayan. Mas madali sa halaman. Ayan. So one more here. So, ito, yung kasunod. Katulad nito, ito. Sucker yan siya. Oh, nakalimutan kong tanggalin. Or hindi ko natanggal. Baka hindi ko napansin. Naging sanga na rin siya. Pero meron talagang kamatis na gumagawa ng isa pang sanga. Ayun ko lang din. Pero hindi ko na siya tatanggalin. Kasi meron na siyang bulaklak. Oh. Ayan. Meron na siyang bulaklak. Sayang naman. Okay na yan. Tapos ito, hindi natin tatanggalin yung katabing dahon ng bulaklak kasi dyan siya kukuha ng energy. Ayan. Tanggalin lang natin tong mga suckers. Katulad nito. Diba? Katulad yan, oh. Ito yung pinaka bulaklak. Imbis na dito mapunta yung energy para lumaki yung dahon, tanggalin natin para yung energy pupunta dun sa bulaklak. Kasi yung bulaklak, yun yung magiging kamatis. Ayan. Okay na. Very good. Diba? Medyo maaliwalas na. Makakadaloy na yung hangin. Ito, hindi ka to nito. Ayan. Diba? Masyadong masikip. Hindi sila makahinga. Pinatanggalan natin. Nagpapagawa pa ako ng maraming ganito para may support. Super busy nga lang. Siyempre, dito sa farm, maraming gawain. Ngayon, nagkakat sila ng grass. Kasi medyo masukal na rin sa labas. So, while ako nandito, nagkakat ng dahon. Tanggalin natin to. Kasi, lang purpose. Ayan. Medyo makapal. Okay. So, nag-slanting na siya. Pero, ang usually, ang tomatoes naman, madali lang yan. Napaka-flexible ng kamatis. Tanggalan lang natin ang sucker. Medyo mabigat na nga lang yung katawan niya. Oh my God. Kailangan na natin ng ano. Supporter. Tanggalin ko lang to. Para tapos na siya. Marami na siyang bunga. Oh. Awa ng Diyos. Ayan. Tanggalan ko lang na. Ayan, okay na to. Lagyan ko na lang ng pat-pat. Mamaya. Next. Katuwang mag-trim. Last time na nabawasan ko na rin to ng dahon. Kaso, syempre, super
Ay, bilis talaga niyang mag-produce ng dahon. Tanggalin natin itong sucker. Ito, meron siyang dalawa. May isa. Ito, nagdidikit na. Kaya tanggalin ko na lang to. Ayan. Tapos, lagyan natin to ng support. O, diba? Mas malaking space nila sa isa't isa. Mm-hmm. Ganyan. Nakatawa. Gumagaan talaga yung halaman pag binabawasan. Ito naman sobrang nangyari dito. Hindi na kinayanan. Oh. Ayan. Straight ko na lang mamaya. Tanggalin ang sucker. Bango ng halaman. Napaka aromatic yung dahon niya, super aromatic. Itong lima na to, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ito yung nag-survive sa minus degree sa aking isang greenhouse. Kaya special sila kasi mas matatag. Kaya yun lang, mas maliit yung paso nila kesa dun sa mga latest ko na tinanim. Pero okay lang yan. Okay lang yan. Basta tanggalin lang natin yung sucker. I-straight ko lang. Oh, super bigat na. Yan, okay na. So, meron siyang kasama dito na dahon. Para dun siya kukuha ng energy. Yan. Apat na lang. Tapos nito, magtatanim naman tayo ng paprika. Buhasan lang natin yung mga suckers. Oh, ito rin. Gumawa na rin siya ng yung sucker, naging ano na rin siya, stem. Hindi ko na lang tatanggalin. Ganun talaga minsan. Nalalampasan mo, hindi mo nakukuha lahat. Pero, hanggat maaari, dapat tinatanggal. Yeah, so far, okay lang naman. Mas maganda kung tanggalin. Para mas mabilis magbulaklak. Diba? Let's see. Baka tanggalin ko na rin to. Ayan. Yan na lang siya. Yeah. Yes. Ito din. Para hindi sumasabit sa kabila. Kapitbahay. Paglaki nila, babawasan ulit natin ng dahon. Same procedure. Dalawa na lang. Ayan, katulad nito, nabawasan na natin siya. Isang araw. May sumibol ulit. Tanggalin ulit. Ito din. Sucker siya. So, I think tatanggalin ko to siya. Mas gusto kong tanggalin siya. Okay. Ayan. Saka ito. Para mas mabilis
lumaki yung bunga or bulaklak. Mas okay yan siya. Okay. Last. Ito din maraming sucker. Maliliit. Din yung ibang dahon. Ayan. Okay na. Okay. Tapos, ito naman. Yeah. Pag lumaki-laki pa to, lalagyan ko to ng support para hindi siya masyadong nakalaylay. Chunk. Pero napaka-flexible naman kasi ng tomatoes. Super. Super duper. Yan. Meron pa tayong work. Okay. Update ko na lang kayo next time. Pagbalik natin dito. Ayan ang ating mga trabaho.